Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Naging mahigpit ang seguridad sa isang forum na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika. Ito'y kasunod ng pagkakaresto sa ilang aktivista na nakapasok sa restaurant na kinainan ng Pangulo sa Washington, D.C. Nagpapatrol, Don Tagala. Sa pagdating pa lang ng motorcade ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Center for Strategic and International Studies o CSIS para sa isang policy speech, kapansin-pansin na ang dami ng Metropolitan Police at Secret Service sa kanyang huling araw sa Washington, D.C. Kaya naman hindi na rin nakalapit sa harap ng CSIS ang nagkilos protesta laban sa Pangulo. Jump, 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 head cap! Jump, 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 head cap! Just last week, Alex De La Rosa, a trade unionist and labor rights defender from Yen, was red tagged and murdered. And while Marcos has been here having a grand old time in the U.S., the Filipino people in the homeland continue to face severe economic crisis. A bag of onions is as expensive as $10. Samantala, tungkol sa labor rights at human rights din ang isa sa mga tanong sa Pangulo ni Gregory Poling, Director of Southeast Asia Program and Asia Maritime Transparency Initiative ng CSIS. In response to the tragic murder of Alex De La Rosa, your Department of Justice issued a very strong statement condemning the culture of impunity in the Philippines and argue that it will not be allowed to stand. Could you elaborate a bit on what your administration's plans are to tackle that culture and the human rights abuses that it's allowed? I organized a commission and I asked for the resignation of all the policemen, police officers from colonel level up. And we have received about, 917 resignations. And we are now in the process of looking through the records of these officers to see those that have had derogatory comments, those that have evidence against them. As of today, two of those very high ranking, I think general rank, have already been removed from, been separated from the service. And there are still over 30 cases that are being administratively investigated. Ang mas pinaigting na seguridad para sa Pangulo ay nangyari matapos mapasok ng mga aktivista ang isang private dinner niya Martes ng gabi, kung saan apat sa protesters ang inaresto ng Metropolitan Police Department. Ayon sa public incident report ng MPD, ang mga di pinangalan ng rallyista ay inaresto sa salang unlawful entry. Stop killing our labor leaders! Justice for Alex De La Rosa! If the State Department is truly concerned, stop the killings! Now's the time! Activism is not a crime! No justice, no peace! Todo suporta naman para kay Pangulong Marcos ang dalawang PhilAm na nagbabaka sakaling mapanood ang policy speech ng presidente sa CSIS. Pero ayon sa kanila, hindi sila apektado sa mga kilos protesta. Any president, any administration will always have critics. Even President Marcos's father had his share of critics even before he was president. And President Marcos is well aware of this and he knows this is comes with the territory. Without activities like this and without occurrences where, you know, a simple citizen can meet like me can talk to government officials and plead my case as to why, you know, certain policies should be shifted this way or the other, then democracy will die. Ipinagpatuloy naman ng mga aktivista ang kanilang protesta sa harap ng Embahada ng Pilipinas matapos ang policy speech ng Pangulo. Don Tagala, ABS-CBN News, Washington, D.C. Kumuha ng Special Licensure Exam o SPLE ang daang-daang Pinoy sa gitnang silangan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ginanap ang SPLE sa Dubai imbis na sa Abu Dhabi, kung saan ay tala ang mahigit na 700 examinees. Mula po Dubai, nagpapatrol Rowen Soldevilla. Pagkatapos ng halos mahigit 22 taon, muling nabigyan ng pagkakataon si Salvador na nangangarap na maging isang guro na kumuha ng licensure exam. Yung unang take ko, last 2001 pa, after ng graduation namin na 2000, then nag-file ako na 2001,
Then after noon, nag-decide na akong magtrabaho sa iba-ibang company. Nanggaling namang Saudi Arabia si Albacer para kumuha ng nursing licensure exams. Pinala ko po sana mag-take ng exam noon, which is nagkaroon lang po ng problema, which is hindi po natuloy kasi dahil po sa pandemya. Kabilang sila sa mga Pinoy na sumalang sa Special Professional Licensure Exam ng Professional Regulation Commission. Ito'y para sa iba't ibang profesyon, kabilang ang mga engineers, nurses, electrician at mga guro. Ayon kay Labor Attaché John Rio Bautista, ito ang unang pagkakataon na isinagawa ang SPLE sa Dubai na kadalasan ay sa Abu Dhabi. So ang Philippine Consulate General po ng Dubai kasama na po ang Migrant Workers Office ng Dubai ay sumusuporta sa Philippine Regulation Commission, sa Professional Regulations Commission para sa pagdidiwang at pagsasagawa ng licensure examination dito. Ito po ay kauna-unahang gagawin dito sa Dubai. At least 761 examinees is slated to take the exams in Dubai, here in Dubai. And that is during the celebration of the Eid al-Fitr. Kailangan po mag-experience muna. Pwede po sa Philippines or dito po. And then after that, pwede ka na mag-exam ng DHA or HAAD or pwede kang magpunta sa ibang bansa. Bumiyahe naman mula Qatar sina Engineer Renato Ilisan at Engineer Fidel Nunez Jr. na mga mechanical engineers dahil kailangan nilang mag-upgrade sa kanilang profesyon. We always entice all mechanical engineers, especially those who are already in the senior level, to take this oral exam or upgrading of their licenses. We want to upgrade our profession for our for the benefits of our young generation. We can assist some of the professional. Ayon sa examinees, malaking tulong ang professional group sa review ng SPLE. We also would like to thank PNA UAE chapter for helping us all throughout from the beginning, like for the reviews, for all the our good lecturers. 700 Pinoy mula sa iba't ibang profesyon ang kumuha ng Special Professional Licensure Exam dito sa Dubai, kung kaya't umaasa sila na sila'y makakapasa sa board exam. Nagsagawa rin ng SPLE sa Saudi, gayon din sa Bahrain, Kuwait, Qatar at Singapore. Sa Al Khobar, Saudi Arabia, 295 examinees ang kumuha ng exam sa 17 professions. Despite the short notice and preparation, we were able to field more or less 300 aspirants from various professions and hoping that we will have a high passing rate for this year's SPLE. Mahigpit na ipinagbabawal ang mobile phones, programmable calculators at smartwatches. Sa testing area, pinapatanggal rin ang sinturon at maging ang label ng bottled water para maiwasan ng anumang pandaraya. Kailangan tanggalin natin yung mga label, liquid label, because there are some examinees putting some formulas or codes doon sa label ng bottled water. Umaasa ang Pinoy examinees sa magandang resulta ng SPLE na ilalabas pagkatapos ng isang buwan. Kasama si Florante Catanos para sa TFC News, Rowan Soldivilla, Dubai, UAE. Ibinida ang musika, sayaw at kulturang Pilipino sa dalawang araw na Philippine Friendship Fair sa Nagoya, Japan. Dinagsapon ng mga Pinoy ang aktibidad na ilang taon ding nahinto dahil sa pandemya. Nagpapatrol, Jomel Anas. Sayawan, kantahan, at pagrampa ng kasuotang Pinoy. Ilan lang yan sa nagpasaya at nagpakulay sa dalawang araw na Philippine Friendship Fair 2023 sa Kanayama Station, South Exit sa Nagoya, Japan. Taunang pagdiriwang ito para itampok ang tradisyon at kulturang Pinoy sa Japan. 3 taon din na hinto ito dahil sa pandemya. Kaya labis ang tuwa ng marami nating kababayan na muli itong naidaos. Maraming dumalo ang natuwa sa mga ibinibidang pagkaing Pinoy at iba-ibang paninda. At sa mga different companies na nag-sponsor dito, pagkakataon na rin ang fair na ito para hikayatin ang mga Pinoy sa Japan na makiisa sa programa ng turismo sa Pilipinas.
Sinala po ng Department of Tourism dito sa Nagoya, Visita Be My Guest para mag-promote sa ating mga kababayan para dalhin ang kanilang mga bigang Hapon sa Pilipinas para enjoy ang ating mga destinations. So tara na, magsumali na kayo sa Visita Be My Guest. Umaasa ang ilang Pinoy sa Japan na marami pang ganitong aktibidad ang idaraos sa mga susunod na taon. Para sa TFC News, Jomel Anas, ABS-CBN News, Nagoya, Japan. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Naging instant milyonaryo ang isang Pinoy healthcare worker matapos manalo sa isang raffle sa United Arab Emirates. Nagpapatrol, Raquel Saliner. Isa ang 35 years old at tubong Isabela na si Charlon sa maswerteng nanalo sa special raffle nitong Ramadan sa Dubai, UAE. Naka-jackpot siya ng 1,000,000 dirhams o katumbas ng mahigit 15 million pesos sa naganap na raffle ng Mazus. Nagtatrabaho bilang radiographer si Charlon. Kwento niya, may isang taon din siyang matyagang tumataya bago nanalo. Birthdays ng pamilya, wedding anniversary at monthly dates nilang mag-asawa ang naging lucky number combination niya. May naisip rin siyang paglalaanan sa perang napanalunan. I will spend my money to my son's future. Yeah. That's the number one. And also my wife. Dream house. Yes. In the Philippines. Back in the Philippines. Bukas din siya para tumulong sa mga nangangailangan. Someone in needs, I can help them in our barangay. 10 taon na sa Dubai si Charlon, kasamang kanyang asawa at 4 na buwang anak na lalaki. Nakwento rin niya na minsan siyang na-scam nang aabot sa mahigit 900,000 piso. Kaya napakalaking bagay na manalo siya ngayon at makabawi rito. Pass na po yung ipon at iniisip. Mas malaki po yung blessing na nakatanggap po. Bukod sa Pinoy, nanalo din ang isang Nepali driver ng katumbas sa mahigit 300 milyong piso at Indian mula Kuwait ng 400 gramong gold coins. Balak ng Nepali winner na si Padam na bayaran ng utang. Habang i-invest sa kasalukuyang chocolate business naman para sa Indian na si Abu Bakar. UAE, it's a land of opportunity. Can we help people change their lives? Can we help people realize their dreams? Can we give the good life to the people? Sina Charlon at Padam ay kabilang sa 13 na naging milyonaryo sa nasabing raffle. Para sa TFC News, Raquel Salinel, ABS-CBN News, Dubai, UAE. Hindi po nagpapahuli sa sipag at determinasyon ng mga Pinoy para magtagumpay sa kanilang buhay doon po naman sa Indonesia. Mula sa pagiging empleyado, ilan sa kanila ay nakapagpundar na ng sarili nilang negosyo. Nagpapatrol, Wendy Palomo. Namamayagpag sa iba-ibang larangan ang mga Pinoy sa Indonesia. May ilang nagsimula sa pagiging empleyado pero may-ari na ngayon ng sarili nilang negosyo. Isa na rito si Dakila Palomo na dumating sa Indonesia noong 1987. Nagsimula siya bilang operations manager ng isang boiler company. Inaral niya ang negosyo hanggang sa makapagpatayo ng sariling boiler company na umaalalay sa ilang textile companies, paper mills, food and chemical industries at marami pang iba. Sinamahan ko ng... Sabi nga sa Pilipinas, eh, lakas ng loob at tapang ng hiya. Kaya ito ako ngayon, na-establish ko na yung full potential ng aming business. Nakapag-establish ako ng more robust and stronger client base. Ngayon nga, we have several projects. Mostly are... foreign-based company.
Nagsimula naman bilang accountant sa Jakarta si Rudy Balmater. Itinatag niya ang PT Balmater Consulting Company noong 2004 bilang foreign joint venture company engaging in advisory services sa mga family-owned business sa Indonesia. As we progressed, many policies has been changed on investment for investors. And one of them in the last 2 years is that the minimum capitalization starting 2008 should be 750,000 US or about 10 billion rupiah. And it is encouraged by the local government to have a local partner. Binuo naman ni Freddy Mercado Jr. at Thelma Victorio ang kanilang Barong Batik business sa Indonesia. Namamasyal kami rito sa mall. Nakita ko yung isang babae. Medyo may edad na siya. Sa exhibit, ginagawa niya yung tawag dito, yung batik process. Actually, sa kamay lang niya ginagawa yun. Meron siyang pagbuburda. Tapos meron siyang stamping na ganun. Kinakamay lang niyang gano'n, nakikita ko, pinagmamasdan ko siya kung paano niya ginagawa yung batik process. So, nag-isip ako, sabi ko, parang pwede sa husi namin ito, husi ng Pilipinas. So, sabi ko sa kanya, mag-eksperimento tayo. We call it Barong Batik. And I call this a piece of art and a truly fusion of Asian fashion. Because this Barong Batik is to honor our culture and respect our heritage. And this, I think, is one of the best example of soft diplomacy between Indonesia and Philippines. Gaya nila, taglay ng mga Pinoy ang galing at sipag at pagpupursigi para magtagumpay bilang mga negosyante sa Indonesia. Para sa TFC News, Wendy Palomo, ABS-CBN News, Jakarta, Indonesia. Bumida ang ilang Pinoy stage actor sa pagtatanghal ng musical na South Pacific sa Sabon Theater sa California. Nagpapatrol, Albert Bataclan. Send him on his way. Mga kantang kilala ng marami. Mula sa mainit na desierto ng Southern California hanggang sa mga makikinang na ilaw ng Beverly Hills, ang isa sa mga pinakakilalang musicals ay ibabiyahe. Tampok ang South Pacific na musical sa Sabon Theater sa Beverly Hills mula sa produksyon ng Desert Theatricals, isa sa mga pinakatanyag na theater company sa Coachella Valley. Hango mula sa sulat ni Rodgers at Hammerstein ang kwento ng pag-ibig at trahedya mula sa World War II. Sa kabila ng maraming taon nang nakalipas, nananatiling makabuluhan pa rin ang nasabing musical, mahigit 7 dekada na ang nakakaraan. South Pacific is still relevant today because of the racism. It's a good reminder today that we still have this issue here in America and we have it all over the world. It was definitely ahead of its time. It deals with interracial relationships, just how people of that time dealt with it in a way, or didn't deal with it. The timeless aspect of love stories is iconic, and especially with the younger cast, with the message of the show. Ang Pilipinang si Katrina Teruel Clark ang gaganap sa pinakakilalang karakter na si Bloody Mary sa South Pacific. Ibinahagi ni Teruel, may kahalintulad ang kanyang karakter sa mga Pilipino. With the Filipino culture and our mothers and the strong women in our lives, they can be brash and they can be imposing, but the love is so deep and so strong. And that's something I try to bring to Bloody Mary. Tulad ni Bloody Mary, si Teruel din ay isang survivor. 2011, I was in a very devastating car crash. I had an open stoma for a while and I didn't sing for years. My husband encouraged me to sing again. You and me. Iba't ibang edad at lahi ang mga kasama sa produksyon na sinabi nila ay nagbibigay ng panibagong pagkakataon at pananaw sa marami. It kind of opened the doors for a lot of people who'd kind of retired and fell out of the theater business, and we kind of encouraged them and they were excited about coming and performing. We need more people that to be open-minded, I feel, to come and see it and see what we're doing, you know, even if it's not quite right up their alley.
At isa sa mga aktor sa musical ay kilalang kilala natin sa telebisyon na nagbabalik sa kanyang nakaraan sa entablado. Back in the day, I was a dancer in the Philippines as one of the Dina dancers. And then I stopped doing it for a long, long time. And now, I'm back. Tulad ng kanta sa musical, may kanya-kanyang paraiso o balihay ang mga kasama sa production. My balihay is where my heart is. And my heart is at, in my home. My balihay is the theater. It really is. I'm still searching for my own personal balihay out here in the world. Albert Bataclan, ABS-CBN News. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TMC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-logon lamang sa news.abs-cbn.com/TMC News. Marami pong salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nanawagan ang PhilAm Nurses sa Nevada na tugunan ang malaking kakulangan ng health workers sa naturang U.S. state at bilang pagunita sa National Nurses Week sa Amerika. Nagpapatrol Bev Llorente. Isang gala night ang idinaos ng Philippine Nurses Association of Nevada para sa ika-30th year nito na kasabay din ng paggunita sa Nurses Week sa Amerika. Ang nasabing pagtitipon ay dinaluhan ng daang-daang Filipino-American nurses at supporters ng PNAN. Sa likod nito ay ang mga matunog pa rin na issue na lumalalang kakulangan sa mga nurse sa Nevada, dala ng tumatandang populasyon ng health workers, kakulangan sa training at burnout sa trabaho. Tinatayang nasa 7,000 nurses ang kinakailangan para mapunan ng nursing shortage dito sa North at Southern Nevada. Ayon sa presidente ng PNAN na si Dr. Flora Saison, maiibsan ang kakulangan sa nurses kung maipasa ang National Licensure Compact Nursing. Ito ay magbibigay pahintulot na mag-practice ang sinumang registered nurse na sakop ng compact nursing. I would really recommend, because of our need for more nurses to increase the workforce, we have to encourage the neighboring states to come help us. So I would enable, it will enable them to go to the far-flung areas, the rural areas, and not able to like get another license, because once they have the NLC, the compact license, they will be able to work in any other state that are participating in the compact. Layon ng PNAN na makakuha ng suporta sa iba't ibang organisasyon para maipasa ang panukala at tanggalin ang anumang licensing barriers sa Nevada. It has been for years now that they are trying to pass this, but there's always an opposition. So, of course, it's like normal for any bill to be passed that there will always be someone who will be opposing it, and there are of course the nurses who are affected with all this crisis, with the emergency need will be for it, right? Because they need help. So apparently there are still who are against it. Taong 2021 nang ipanukala ang Assembly Bill 142, pero bigo itong maipasa. Nitong 2023, ang Assembly Bill 108 naman ang itinulak na maipasa, pero hindi pa rin ito tinalakay. We are a growing community. Our healthcare needs is expansive. Along with that expansion of healthcare needs is the need for nursing care at the bedside. You could just remember, Bev, October 1, when that happened, when that trauma happens in Las Vegas. We have a lot of casualty in ER. We don't have enough manpower. We could have used that compact to allow nurses from different states who are members of the compact to come and rescue and help us with the manpower to take care of that needy at the time. Ayon kay Tan, malaki sana ang impact ng compact nursing para makapag-practice ang ilang registered nurse dito sa Nevada. Malaki rin umano ang maitutulong nito sa healthcare system dito. The problem now is that in order for you
to practice nursing here in the state of Nevada is you need to go through the process of reciprocity that takes a while. But with the compact, if Nevada will join the compact, then other nurses of the compact state can be mobile, come over in the same day, practice on the same day. Nagpahayag din ng suporta si U.S. Senator Catherine Cortez Masto sa pagtugon sa nurses shortage. Because I know that we have a nursing shortage, so really fought for millions of dollars already to come into this state to support our colleges, our training facilities, to really grow more and be able to train more of our nurses that we need in this community. We need to figure out how we incentivize and bring more nurses, either train them, grow them here, bring them here. We've got to work together as a community. Sa ngayon, nasa 39 pa lang na U.S. states at territories ang nagpapahintulot ng compact nursing. Isa ang Nevada sa mga state na naghihintay na maipatupad ang nasabing programa. Ang kakulangan sa nursing staffing ay nagdudulot ng negatibong epekto sa kalidad ng healthcare at mas mahirap ito para sa mga pasyenteng kanilang tinitingnan at inaalagaan. Para sa TFC News, Bev Lorente, ABS-CBN News, Las Vegas. Naging bahagi na ng pinakamalaking Island Sustainability Conference sa Marianas ang mga Pinoy professional mula sa STEM workforce ng isla. Nagpapatrol, Luella Locinio. Nagtipon-tipon ng mga kinatawan ng Guam, Commonwealth of the Northern Mariana Islands at iba pang isla para sa Island Sustainability Conference. Kabilang sa mga dumalo ang mga estudyante mula sa Marianas, maging sa Estados Unidos at iba pang territories. Naging bahagi din dito ang Dutch-American Tetris entrepreneur at environmental advocate na si Hank Rogers na itinampok ang buhay sa pelikulang Tetris. Kada taon, dinarayo ng daan-daang mga tao mula sa iba't ibang parte ng mundo ang Conference on Island Sustainability sa Guam. Ito ay nagiging platforma para sa diskusyon ng mga issue at mga solusyon na nakaangkla sa island sustainability. Kasama sa mga itinampok ang mga Pinoy professionals na bahagi ng science, technology, engineering at mathematics o STEM workforce ng isla. Isa rito si Ernesto Guades, isang Pinoy engineer na nagbahagi ng pag-aaral sa sustainable construction sa isla. This would also answer some of the issues and problems regarding depletion of resources in Guam. We can be able to make sustainable and more resilient civil infrastructures here. Itinampok din si Dr. Leibeth na Holoaan na kilala sa kanyang trabaho sa STEM education sa Guam na naniniwala sa pagpapatatag ng STEM at sustainability. In order to do that, we have to build capacity. We have to make sure that we have an informed citizens. We have to make sure that we have the capacity to develop those programs that promote sustainability. Pinuri ni Austin Shelton, Director ng University of Guam Center for Island Sustainability at pangunahing tag-organisa ng komperensya, ang kontribusyon ng mga Pinoy STEM professionals para sa isla. We have many people from the Philippines within our island here in Guam that we learn many lessons from, that we work together to think about the abundance of our islands to create a sustainable future. Para sa TFC News, Luella Locinio, ABS-CBN News, Guam. Nagpasalamat ang Philippine ASCAL sa mga Pilipino sa Middle East sa kanilang suporta sa friendly matches nila kamakailan sa Kuwait at Qatar. Plano rin ng koponan na magsagawa ng football camp sa Middle East para po naman sa mga Pinoy fans. Mula Doha, nagpapatrol, Ardi De Leon. Hindi man pinalad siya naging laban noong Marso, malaking tulong ang friendly matches ng Philippine ASCALs kontra Kuwait at Jordan sa chemistry ng mga manlalaro. Ayon sa bagong head coach ng ASCALs na si Baraj Grondi, patuloy nilang pinag-aaralan ang magandang diskarte o game plan para sa koponan. The objective behind this friendly games is to collect more information about the players to find the right fit for the squad to approach the next qualification in October. Ayon pa sa team captain na si Neil Etheridge, magandang pagkakataon nito para mas mahasa, lalo na ang mas nakababatang miyembro ng team. It's a great experience for those younger players to come and play and for coach to analyze them. But what's next for us? I think we need to really stabilize ourselves. I said a great experience here. We love the Middle East. We want to come back. We want to test ourselves against quality like this. Samantala, hangad ng management na makapagtayo ng marami pang camp sa Doha at Middle East. Our objective is really to have a lot more camps
you know, here in Doha, you know, in the Middle East specifically. So this will be the first of many camps in the region. Hiling nila ang patuloy na mainit na suporta ng mga Pilipino na kanilang inspirasyon para pag-igihin ang laro. What the women have accomplished, you know, that went through a really, really rough period where nobody would even pay attention, you know, when we started that, you know, with the women's national team. But now they've gotten to a place where nobody ever thought that they could. That's not impossible for the men. Thank you for the great support we had in Kuwait, and keep supporting whenever we're here in the Middle East. We enjoy it and we do this for you guys. Thank you. Para sa TFC News, RD De Leon, ABS-CBN News, Doha, Qatar. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bumiyahe patungo ng The Netherlands ang ilang opisyal ng MMDA o Metro Manila Development Authority at ilang alkade sa Metro Manila para sa isang study tour. Ito para mapag-aralan ang magagandang proyekto sa naturang lugar at makahikayat ng mga negosyante para mamuhuna naman sa pagpapaganda ng rehiyon. Mula sa The Netherlands, nagpapatrol Jofel Tesorio. Malaking problema sa Metro Manila ang baha, traffic, basura, polusyon, kakulangan sa public spaces at parks, gayon din ang siksikang tren at kakulangan sa public transportation. Kaya naman isang linggong nag-study tour sa The Netherlands ang mga opisyales ng Metro Manila Development Authority o MMDA. 10 Metro Manila mayors, iba pang lokal na opisyal at kanilang staff para pag-aralan ng mahusay na pamamalakad at kalakaran sa The Netherlands. Kilala ang Netherlands sa water management, flood control, inclusive and sustainable mobility, circular economy at waste management, kung saan ginagawa rin pinagkukunan ng enerhiya ang mismong basura. Kami po ay pumunta dito para matuto sa mga best practices ng bansang Netherlands. At hindi po namin magagawa ito kung hindi po sa tulong ng ating embassy, kasama na mga embassy staff. So lubos na pasasalamat po namin sa inyo, sa pamumulong ni Ambassador Malaya. And of course, MMDA na nagdala sa amin dito. Nais ng MMDA at Metro Mayors na tularan ng mga syudad gaya ng Rotterdam, Amsterdam at Utrecht na kilala bilang sustainable at livable cities. Pupunta po tayo sa isang pinakamalaking waste to energy plant dito. Meron din po tayong bibisitahin isang kumpanya na may presence sa Pilipinas at eksperto sa flood control. Pupunta rin po tayo sa GCA, may floating office po sila. At ganoon din po yung pong bike park sa Amsterdam po, na underwater po yung parking ng bike. So hopefully ito pong mga innovations ito ay matutunan natin at maiwi nga po sa ating bansa. Para kay Mayor Joy Belmonte, bagaman may mga ginagawa na sila sa Quezon City, ang pinakmalaking syudad sa Metro Manila hinggil sa climate change adaptation and mitigation, interesado siya sa mga kapaki-pakinabang na proyekto sa agrikultura, renewable energy, water management at inclusive mobility. I'm also interested in active mobility. I noticed, of course, that alongside roads for motorized vehicles, you have your bike lanes and then you have your pedestrian walkways. Magkahiwalay lahat sila. Ibig sabihin nun, wala pong mas mahalaga sa kanilang tatlo, lahat mahalaga. Para naman sa ibang mayors, mahalagang makakuha ng kaalaman at epektibong solusyon kaugnay sa problema sa basura at pagbaha na madalas problema sa kanilang nasasakupan. Yung nabotas po, tulad rin po ng Rotterdam at Netherlands, below sea level po tayo. So naging inspirasyon po natin actually in Rotterdam. Kaya po tayo nagtayo ng mga diket, mga pumping stations. Dahil kahit walang bagyo, kahit walang ulan po, dati-dati po, hindi pa natin kinukopya, ginagaya, ay
basta't high tide, baha po yung ating lungsod. Yung ating waste to energy po, malaking bagay din. Siyempre, lalo sa Metro Manila, napakarami po ng ating populasyon. Kailangan natin siguraduhin yung ating basura ay mag-dispose po ng tama. Nakipagkumustahan ang mga mayors at MMDA sa Filipino community. Welcome ang 70 kataong delegasyon ni Philippine Ambassador Eduardo Malaya. Para sa MMDA at mga lokal na opisyal, magandang oportunidad ang study tour para mapag-aralan at masubukang tularan ng napakakagandang mga proyekto sa Netherlands. Gayun din ang makahikayat ng partners para mamuhunan sa pagpapaganda ng Kamaynilaan. Para sa TFC News, Jofel Tesorio, The Hague, Netherlands. Ikinatuwa ng Filipino community sa British Columbia ang pagdeklara ng Canadian province sa April 27 bilang pagkilala sa bayani ng Mactan na si Lapu-Lapu. Nagpapatrol, Rowena Papasin. Today, April 27 will be proclaimed as Lapu-Lapu Day in BC. Humarap ang Filipino-Canadian na mambabatas na si Mabel Elmore sa lehislatura ng British Columbia upang magbigay pugay kay Lapu-Lapu, ang unang bayani ng Pilipinas kasabay ng paggunita ng 102nd anibersaryo ng laban sa Mactan. Ipinaliwanag sa kamera ni Elmore na ang ina ay tubong Cebu, na ang dato ng Mactan ay simbolo ng pakikibaka ng mga Pilipino laban sa mga mananakop. The legacy of Lapu-Lapu runs deep in the psyche of Filipinos. It lives in their deep-seated value of bayanihan, which is made up of two words, bayan, which means community, and bayani, which means hero. Bayanihan is the communal desire and act of helping one another, of being connected with others. Iniabot ni Elmore ang framed copy ng proklamasyon kay Vancouver Consul General Arlene Magno at sa iba pang leader ng komunidad na sumaksi sa deklarasyon. Kasama sa mga dumalo ay ang presidente ng Cebuano Society na si Tony Ortega. Ayon kay Magno, maraming pagkakapareho si Lapu-Lapu sa overseas Filipinos. Nagpapasalamat din siya sa patuloy na pagkilala ng Canada sa mahalagang kontribusyon sa bansa ng mga bagong bayaning ito. The proclamation of Lapu-Lapu Day in BC is an acknowledgement of their contributions as well in their newfound home in Canada. So we are grateful to our host country for creating an open, diverse, and inclusive society. Samantala, pinuri naman ni Ortega ang deklarasyon ng Lapu-Lapu Day sa BC at sinabi niyang hindi ito makakalimutan ng mga Visayan na dito na ngayon naninirahan. This is a very, very laudable project. And we will promise you, as a president and the founder of the Cebuano Society, we'll try to connect this event to Mayor Ahong Chan, and hopefully there will be a battle of Mactan in British Columbia. Ipinagdiwang ng Filipino community sa Victoria, BC ang proklamasyon ng Lapu-Lapu Day sa pamamagitan ng iba't ibang palabas na pinagtampukan din ng isang sayaw ng Battle of Mactan. Naging panauhin nila ang historian at De La Salle University professor na si Xiao Chua, na nagbahagi naman ng history lesson tungkol sa laban ni Lapu-Lapu at ng Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan. Ayon kay Chua, maraming mga Pilipino ang nagsasabing hindi naman bayani si Lapu-Lapu dahil pansariling interes lang ang ipinaglaban niya. Pero ipinaliwanag ni Chua kung bakit karapat-dapat maging bayani si Lapu-Lapu. Lapu-Lapu represented the culture, the heroism of Filipinos even before the Spaniards came. Lapu-Lapu stood up for our culture. And we should be doing that too, even if we are in another land. Lapu-Lapu, mabuhi! Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. Bumida ang Pinoy talent sa mga pelikulang tampok sa Los Angeles Asian Pacific Film Festival. Nagpapatrol, Henny Espinosa. Daan-daang mga tao ang dumalo sa 39th Los Angeles Asian Pacific Film Festival ng Los Angeles for visual communication. We're always excited for folks that come through us or with us, and I think a lot of it that we're really more proud of is these are folks who are successful now but really coming from community and understanding what community is and looking behind and looking forward to bringing everybody up. Sa taong ito, maraming mga Pinoy talents, mga filmmakers at mga artista ang nakilaho. Sina Sam Milby at RC Munoz, naging voiceover talent sa animated film ng pinamagatang Hayop Ka.
Ang filmmaker na si Sansan Ong Lacto, may pelikulang Zenaida. At ang istorya nito ay tungkol sa isang Filipino Muslim caregiver na naging drag queen. It is a great film festival that nurtures Asian American voices and Asian American artists and filmmakers. And specifically, they also support Filipino, Filipino American, and Philippine X voices. And so it's a wonderful place to show your work if you're part of the community. May mga documentaries din na gawa ng mga Pinoy. Ang Liwanag ng Siklab Films na tungkol sa mga Filipina caregivers noong pandemya. Isa sa mga subjects, si Nerissa Roque na naging biktima ng Asian hate attack. Ang Filipino-Canadian man na si Kat Jaime ay may basketball documentary na pinamagatang The Grizzly Truth. Dalawang taon din ang ginugol ng Emmy winner na si Michelle Josue sa kanyang documentary na pinamagatang Nurse Unseen. Ito ay tungkol sa history ng mga Pinay nurses sa Amerika, lalo na noong panahon ng pandemya. We're just so honored that we could have our West Coast premiere at LA Asian Pacific Film Festival. It's such an honor. As you said, Steve, half of our interviewees, half of our crew are based here in LA. So it is really like a homecoming for us. And we're just very excited to share this film with LA and then to other festivals afterwards. Binigyang pugay din ng media pioneer na si Linda Mabalot na naging head ng visual communications sa loob ng 20 taon. In that 20 years that Linda was here, she was not just a mentor, not just an activist, filmmaker, but she was pretty much the blueprint for a lot of community leaders that exist nowadays. I think she would be proud where the trajectory of where things are, but I also would think she would be saying that the work's not over. The work continues. It's not just about diversity representation in mainstream media, but sort of political and social justice that part of their core work and a lot of the core work that she had through the arts. Matatapos ang Los Angeles Asian Pacific Film Festival sa May 13. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Marami pong salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Inalala sa isang pagtitibon sa San Francisco Bay Area ang kabayanihan ng ilang Pinoy World War II veterans na ginawaran naman ng U.S. Congressional Gold Medal na tinanggap ng kanilang mga kaanak. Nagpapatrol, Henny Espinosa. Todo suporta ang komunidad, pati na ang mga elected officials sa 18 Filipino veterans na pinarangalan ng Congressional Gold Medal para sa kanilang serbisyo at sakripisyo noong World War II. Noong 2016 ay pinasa ang batas sa Amerika na bibigyan ng lahat ng Filipino World War II veterans ng pinakamataas na civilian honor. It's a privilege for me that I voted for the resolution, and it's an even greater privilege today to be with all of you to make sure that these congressional gold medals are appropriately received by the families. Para sa mga kaanak ng mga Filipino vets, ang Congressional Gold Medal ay patunay sa kagitingan ng kanilang mga mahal sa buhay. He is one of the spies that is in the history that gave secrets to the U.S. military because he worked for the Japanese. They didn't know that he can understand Japanese. Anila'y hinding-hindi nila malilimutan ang pagkakataong ito. Be involved in this recognition so they get to know the man. He was strong too, strong in his conviction to his family, strong in his conviction to support this country. Ipagpapatuloy umano nila ang legacy ng mga Filipino World War II veterans sa kanilang mga sariling anak at apo. I think it's a beginning of generational awareness and a great consciousness. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Congressional Gold Medal para sa Filipino veterans, tumungo lamang sa philvetrep.org. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News, Vallejo, California.
Ginangaan at kinagiliwan ng mga art enthusiasts ang mga obra ng Pinoy artists sa Art Shopping Fair sa Paris, France. Ang bawat painting na maibebenta ay malaking tulong para sa scholars ng Pilipinas. Nagpapatrol, Marilyn Rayray. Naipagmalaki ang obra ng Pinoy artist sa Salon International d'Art Contemporain sa Art Shopping Paris Fair sa Carousel du Louvre sa France. Tinampok dito mga obra ni na Philippine Ambassador to France, Juniver Mahilom West, Margo Babilonia Calderero, at Maritas Van Vianen na kinagiliwan ng contemporary art enthusiasts. Unang pagkakataon ito ni Mahilom West na maipamala sa exhibit ang kanyang Philippine fish-inspired paintings. Hango ito sa kanyang mga karanasan at alaala nung kanyang kabataan. Painting is a way to relax for me. I always like drawing and painting, and I'm using gouache. And I just paint what I remember from childhood, like fish, Philippine fishes, fruits, etc. Espesyal ang exhibit lalo't kasama niya sa art space ang mga obra ng kanyang asawang si John West. Chinese painting techniques, Chinese ink at watercolor on rice paper, portraits, ang forte ni West na regular exhibitor sa art fairs. I love painting portraits because I think the face has so much interesting character and so much to learn about a person. And so because of COVID times, I painted a portrait of me with a COVID mask, self-portrait. And so, and of course, I love my wife so much, I painted her portrait too. Magkaiba man ang painting style, hanga si West sa obra ng ambassador. So brilliant. I think that there's a beauty in this detail, subtle sophistication. And I just love that. Pinuri rin ng kababayang art enthusiast ang realistic art ni Ambassador Mahilom West. Super ganda. I love it. It's like very realistic. Yeah, she loves fishes, so... Yung work niya, it's very, like, it's, they're real. These fishes are very familiar because they're from the Philippines. Si Margo Calderero, humuhugot ng inspirasyon sa kanyang art pieces mula sa kanyang mga naging biyahe sa iba-ibang bansa. This one is Daro, the title. And this is, I inspired by my travel in Sumatra. So this girl, her name is Estri, and this is making a sambal olek. And then, yeah, she's making the sambal olek for breakfast. So every morning she's doing that. So I mixed with stones. Ang bawat painting na maibibenta ay malaking tulong para sa scholars ng ACCESS o Art and Cross-Cultural Exchange Society, isang asosasyon na tumutulong sa mga estudyante sa Pilipinas. Laman naman ng artwork ni Maritas Van Vianen ang pasasalamat sa tulong ng France sa Pilipinas sa gitna ng COVID pandemic. This painting, Soul Souls, is one of my project called Art of Resilience that represent how Amaya as a Filipino artist has courage, willing to confront agony and be aware from what was happening in our world during pandemic. Proud sa talento ng mga Pinoy si Ambassador Mahilom West. Ito ang inspirasyon niya para lalo pang mahasa sa larangan ng pagpipinta. Painting is a time-honored tradition. So we have great painters in the Philippines. I'm just following, trying to follow their footsteps. Dalawang beses kada taon ang art shopping trade show sa Paris na sinalihan ng mahigit sa 450 artists at galleries. Para sa TFC News, Marilyn Rayray, ABS-CBN News, Paris. Ginanap ang isang festival sa Washington, D.C. para ipagdiwang ang kulturang Pinoy at ipanawagan ang pag-alaga sa kalikasan. Nagpapatrol, Monica Galloso. Pasiklaban ng talento, hilera ng mga masasarap na Pinoy food at umaapaw na bayanihan spirit. Ito ang naging pagdiriwang ng kulturang Pinoy ng Filipino-Americans sa Washington, D.C. Layunin din ng outdoor festival na ito na paigtingin ang environmental awareness ng komunidad kasabay ng Earth Month celebration noong Abril. Ayon kay Ed Logan, isa sa organizers ng event, nahikayat nila ang mga kabataan
lalo na pagdating sa recycling at paglikom ng pondo para sa mga kapaki-pakinabang na dahilan. The Northern Virginia Conservation Trust. So this is one of the nonprofit that we helped to ensure we protected land conservation. We also work with indigenous kids, so we collected some of the books that will be delivered in Davao. So all some of the books are really, that's why we want to recycle stuff, because instead of throwing it away, some of those will be treasured in the Philippines. Ito ang kauna-unahang Earth-themed event na pinangunahan ng mga Pinoy sa DC area. Pinaka-highlight ng festival, ang eco-friendly fashion show. Ayon kay Logan, mahalagang isulong ang sustainable fashion dahil ang fashion at ang supply chain nito ay isa sa mga pinakamalaking polluting industries sa mundo. Tampok sa fashion show ang creations ng Davao del Norte designers mula sa House of Musa gamit ang banana fabric. Ganun din ang designs ni Iris Gil Villacruces, isang Hawaii-based Filipino designer na advokasya rin ang sustainable fashion. Gumagamit siya ng recycled at handcrafted materials mula sa India, Japan at Pilipinas tulad ng abaka, juicy o Pinoy silk, pinya at Hawaiian kapa o bark cloth. Ang creations ni Villacruces ay sinuot ng Miss Earth USA title holders at ng Filipino-American title holders tulad ni Miss Philippines World Universal 2023, Georgia Munoz Ortega, at Mr. Washington DC 2022, Dave Valeriano. The main models who are participants who won different titles. Miss Earth USA, Brielle Simmons, who visited Philippines and fell in love in our culture. Another Miss Earth USA 2023, Shauna Melvin, Natalie Salmon. First time they wore the Filipino designer. So they're so happy to represent the Filipino culture, but at the same time, the symbol of Earth Day celebration. Ani Natalia Salmon, Miss Pennsylvania Earth 2022, malaking responsibilidad ang pangalagaan ang kalikasan. Wearing clothing made out of banana boots is really crazy. I didn't even think that was able to be possible. It just means the world to me. It just shows that a lot of people truly do care about our environment. Para naman kay Shauna Melvin, Miss Earth USA 2023, ang Earth Day ay magandang paalala sa ating lahat na alagaan ang ating kalikasan sa bawat taong daraan. Important to remember that protecting our environment is a year-round job and mission that we should all just take our part in doing. And it can be something really simple and small that you can do at home. So small changes that you can make, turning off the light when you're not using it, recycling, starting your compost bin, garden, things like that. Monica Galazzo, ABS-CBN News, Falls Church, Virginia. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Marami pong salamat, kapamilya!